Hello mga ka-SFT! Today is Thursday, August 27. Sa buong mundo, aabot na sa 463 milyong kabataan ang walang access sa virtual schooling. At ayon kay Henrrietta Fore, ang Executive Director ng UNICEF, may tuturing na bilang global education emergency ang pagkaantala ng klase ng ilang buwan. Batay ito sa data na nakuha sa mahigit 100 bansa kung saan sinusukat ang access sa internet, telebisyon at radyo. Sa Pilipinas, nasa 24 na milyong mag-aaral na raw ang nakapag-enroll ngayong taon. 22 milyon sa mga ito ay galing sa pampublikong paaralan. Maaaring tumaas pa raw ito dahil pinapayagan ngayon ng late enrollees kahit tapos na ang enrollment period. Gamit ang blended learning, nakatakdang magbukas ang klase sa Pilipinas sa October 5. Samantala, ininspeksyon ng National Task Force Against COVID-19 ang mega-quarantine facility na itinatayo sa Calamba, Laguna. Ito ang dating 4-story regional government center na ginawang pinakamalaking quarantine facility sa Calabarzon. Ayon kay Chief Implementer Vince Dizon, may kapasidad ito na 650 beds para sa mild and asymptomatic COVID-19 patients. 97 beds ang nakalaan para sa health workers. 80% na ng pasilidad ang natatapos. Nakatakda itong tumanggap ng mga pasyente bago matapos ang buwan. Tinanggap naman ni Pangulong Duterte ang resignation ni PhilHealth President and CEO Ricardo Morales. Papalitan siya ni Executive Vice President Arnel De Jesus bilang OIC. Hindi naman nakarating si De Jesus sa hearing sa pagpapatuloy ng House Joint Panel Deliberations ukol sa sinasabing anomalya sa PhilHealth. Ayon kay Corporate Secretary Attorney Jonathan Mangawang, dati nang hindi nakasasama sa hearing si De Jesus dahil sa kanyang problema sa kalusugan. Pero sabi ng ilang senador, maaari naman siyang humarap sa hearing kahit sa pamamagitan ng video conferencing. Muli pong paalala, bukas na ulit ang voter registration simula September 1. I-download lang ang form sa Comelec website at ipasa ang application mula Martes hanggang Sabado, 8 a.m. to 3 p.m. sa Office of the Election Officer. Ako po si Ato Maraulio. Stand with us. Stand for Truth.